Hello guys. Nagbabalik po ang inyong lingkod. Yabaye again. At ako po yung nandito na sa Pilipinas sa kadahilan ng ako yung nagkaroon ng problema sa aking trabaho. Actually, sa trabaho ko wala akong problema. Nagkaroon ako ng health problem. Na-undergo po ako ng angioplasty. Dahil sa ako'y biglaan po yon at nobody knows na magkakaroon ka ng sakit na ganon. Siyempre po, matagal tayo sa abroad at 3 years na walang uwi-uwi, walang pa-check up. Kumbaga, kasi nga nagkaroon ng coronavirus nung araw. So, hindi pwede tayo mag-travel, back and forth travel. So, ganun na nangyari. Eto ngayon, dahil sa ako'y na-diagnose na may sakit sa puso, at emergency po, nagkaroon ng surgery, heart surgery. So, ang nangyari ay nagkaroon ng angioplasty, kasi nga, nagkaroon ng, kasi yung puso, di ba ganyan? At yung puso mo, tapos may dalawang ugat na in and out. Ganyan, mga vein natin. Yung nandito po, ayun po yung nagbara. So, yun po yung, ito yung puso natin. Ito po yung nagbara. Pero, nakakain na po siya may konting ano. Kumbaga, nagbara siya, at saka lumapot yung dugo. Kaya, nagbara siya. At mayroon mga toxic sa puso ko. Kumbaga, basta nagbara siya. Siguro, sa mga kinakain natin sa abroad, di ba? Isa sa mga factor natin sa na nasa abroad ay ang pagkain ng puro karne. Kasi po, mas mura po ang karne sa abroad kesa sa fish sa gulay. Doon eh, mas mura yung ano, prutas at saka karne, red meat, white meat. Mura lang doon. Pero pagdating sa isda, ayun ang ginto. So, ano bang anin mo? Sabi mo, ay, iisipin natin na mas masarap to, dito na lang kakainin ko palagi, di ba? Yun, so, nasala yung katawan natin noon. Tapos, hanggang sa nagkaroon ng virus, isa rin ako sa mga tinamaan noon ng ano, COVID. Nag-positive din po ako noon. Kaya nakasurvive po ako sa COVID na yan. 3 days lang yan, nawala agad eh. Gulat nga ako eh. No. Pero kasi kumbaga hindi yung makapit yung pagkahawak sa akin. Ngayon, ito po ang naging problema ko, no? Dahil nasa abroad tayo, ang inaano natin, ang layunin natin, ang aim namin, mga OFW, na kailangan namin, pagtanda namin, meron kaming, financial, kumbaga, yung mga PAG-IBIG at SSS, yan po yung tinutukan namin ng bayad. Para kan ang iisip namin, pag kami magpo-forgood, ay hindi kami mahihirapan. Kasi, iisip namin, magkakaroon na lang kami ng pension. O, most of the mga OFW nang ginagawa niyan. Ganun ang mindset namin. Lahat, ganun talaga ang mindset. Ito ngayon. Dahil sa nagkaroon ako ng problema, sa puso, inoperahan ako at ginamot doon kasi kung dito ka gagamutin ng angioplasty, eh kulang $1 million. $1 million lang. Saan ako kukuha ng $1 million? Buti nga, doon ako inoperahan eh. Ang wasaklam nga lang, eh, damage, matagal na pala na damage. Yung puso, matagal na may sakit yan, na damage ngayon yung kidney. Pag nang-operahan yan, kitang-kita, na talagang na-damage siya. Ngayon, ang ginagamot sa akin ng puso at sa kidney. Kaya nga, every 3 months, meron kaming check-up. Tapos yung gamot namin for lifetime. Kumbaga, para bumuka yung puso at saka yung ugat mo, hindi siya magbara at dugo mo, hindi siya lumapot. Kasi yun nagiging cause ng paglapot eh. Kaya yung gamot, ang forever na yun. Saka yung pambubuka ng yung puso mo, pang ganun-ganun, no? Tsaka yung mga bawal, siyempre, lahat talagang bawal. Talagang
diet ko talaga. Tapos, eto ngayon ang masaklap. Ang gamutan namin, sa loob ng isang buwan, mahina ang 10,000. Kung may bangka ng 300,000, tatlong buwan lang yon, dalawang buwan lang yon, sa gamutan pa lang. Imaginin mo, sa loob ng isang linggo, ha? Wala pa doon yung mga ini-inject sa'yo, sa amin. Ha? Meron pa akong 3 times a week na ini-inject. Magkano injection namin? 1.5. Isa pa lang yun, ha? Kasi nga, maintenance na namin yun. Di ba malupet? Yung oral pa lang namin, 4K pala taas. Tapos injection mo, 3 times a week. 3 times a week nga. Oh. Binagin mo ng 1,015 times 3, magkano? 4,500? Tama? Diba? Tama? Yung pa lang yun, isang linggo pa lang yun, ha? Oh, injection pa lang yun. Ganon kalupit. Imagine mo, kaya yung mga nagmamarunong yan na taga Jordan, wag tanga, no? Kung walang alam sa akin, eh wag nang makialam, wag nang magaganon, no? Panira kayo ng ano, panira kayo ng buhay. Pampaano kayo ng ano, ng problema, pampadagdag kayo ng stress. Tinulungan mo na pala, tulong mo pala, ikaw pala tutuklawin. Nasa nang tao talaga noon, hindi na nasihan, no? Binigyan mo na nga ng tulong, ang taligod mo, tutuklawin ka pala. Hindi lang tuklaw, sasaksakin pa. Ganun kalupit. Ganun lang sila kaano na kailangan maigil sila sa trabaho na kailangan natin trabaho ito, kailangan kukunin. Ako naman si tanga, mababa ang loob, kaya nirecommend ako. Tapos patay ko ito, sasaksakin nilang pala ako. Diba? Ang sad no? Ang sad talaga. I'm so upset sa babaeng yun. Kasi, hindi ka na nga nakatulong sa akin, sinaksak mo pa ako patalikod. Ano? Actually, yung tulong, tumulong ka naman, salamat. Pero may mga bayad yun. Sinabi ko, bayaran mo yan. Binayaran yun. Ganon ako, kano sa ano ko. Kaya tapos pagtalikod ko, sasaksakin mo lang ako. Pero okay lang. Talagang ganon eh. Gusto mo yung trabaho ng yan. Ang tanong, gusto ka ba ng trabaho? No? Sobrang selo ng an namin, ewan ko na lang. Eto pa, no? Dahil sa nagbabayad tayo, nasa abroad tayo, OFW to, bayad tayo ng bayad. Kasi ini-secure natin yung ano natin eh, yung magiging kalagayan natin pag uwi natin ng Pilipinas. Diba? So, ganun ang proseso. Ngayon, eto na, nangangailangan na tayo ng tulong. Lalapit ka sa government natin. Ang PAG-IBIG, ang SSS. Alam ba, lumakad ako ng December. Dumating ako dito, October. Medyo hilo-hilo pa ako, so lupay nga pa ako. By November pa, lumalakad na nga na ako. Paano? Nalakad na ako. Ngayon, by December, naglakad na ako ng PAG-IBIG ko tsaka SS ko. Alam mo ba, sa tagal-tagal, ito na October, ito lang April 5 lang ako binigyan ng papel na pinapunta sa opisina at kinuha yung original na documents na mga laboratory ko. Kinuha kasi sinend ko sa email nila puro ano lang page ng ano na ano scan. Kinuha pa yung original lang April 5. Ganong katagal ano. Imagine mo na November, December, January, February. Ha? November, December, January, February, March, April. 6 months, tsaka sila tumugon. Ang ina-expect ko itong tugon na itong nung April 5. Check it na! Abaw! Hindi check eh. Kinuha yung mga original na papel. At maghintay pa ka mo, ang sabi, maghintay ka pa ng another transaction by email. Ganon katagal. Another transaction by email. Hanggang kailan yung kami maghihintay? Di ba't ang sabi nyo, ang SSS, gagawing high-tech.
upgraded, gagawing IT system or ano to, computerized para mabilis. Nasa ng computerized system na yon? Inabot na ng 5 buwan, 6 na buwan, 4 na buwan, 8 buwan. Asa ng computerized system na mabilis? Ha? Pinatulog nyo lang. Ha? Pinatulog nyo lang na pagkatagal-tagal. At din mas mainam pa pala yung dati na manual. Pumunta ka sa SSS, bigyan mo yung mga papeles sa original. Wala nang schedule sa computer. Ibigay mo yan. Check, kakausapin ka lang sandali. Oh, bigyan ka ng papel. Oh, hintayin mo na lang yung ano. After 2 weeks, meron na. That was before na manual. Manual, ha? Manual. Ngayon, IT system pinagana. Computerized daw. Inabot na 6 na buwan, 7 buwan, 3 buwan, wala pa din. Asa na computerized doon? Ha? Asaan? Asa ng katarungan doon? Ganon din sa PAG-IBIG, ganon din. Di ba, ang ano, ang in-expect mo, hindi ka mahihirapan kasi nga, ano, yung pinondohan mo, pinondahan natin, eh, madali lang malalapitan. Lalo pinahirapan. Parang ayaw na nga magbigay. Di ba? My God, binigay mo na lahat-lahat-lahat. Para pang ayaw pa magbigay, para wala pang tiwala. Paano ka gagaling yan? Next week mo, may pambabayad ka sa mga inuutang mo. Siyempre, yung magkano na, dahil, yung 300,000, 200,000, hindi yung tatagal sa gamutan namin. Ha? Pinaliwanag ko naman, ang isang buwan ko, kulang-kulang 10,000. Wala pang injection. Ganong kamahal. Imagine mo, i-multiply mo. 1.5 about injection, 3 beses sa linggo ang kailangan ko. Hindi nakabangon ako sa utang. Ang sumusuporta sa akin ngayon, anak ko. Kasi wala, naubos na eh. Ang na-expect ko, as soon as mag-apply ka ng mga papeles mo, ibigay mo mga documents, 2 weeks lang tapos na. Kasi yun naman dati, ganun eh. Eh dahil sa computerized, lalong tumagal. Ganun, ano nangyari? Bakit tumagal? Kung kailan naging computerized, tumagal lalo. Ginagawa nyo kunyaring high-tech, pero ang bagay, ang kilos nyo naman, eto. Ha? Masaklap, masama ang loob namin na bakit nagkaganon? Dapat, pag tumatagal, nagiging upgrade. Upgrade nga daw. Eh, lalong bumagal eh. Ano upgrade nun? In-upgrade ang system. Upgrade daw kasi ang computer. Nasa na upgrade nun? Ha? Inabot na 3 months, 5 months, 4 months, wala pa rin. Upgrade ba yon? Eh, di mas mabuti pa yung dati na manual, 2 weeks lang meron na. Imaginin mo, sino nakaka-relay sa akin? Sino nakaka-ano sa akin? Ha? Sino nakaka-ano sa akin? Nakaka-get na sinasabi ko. Yung mga OFW, mga alam ko lahat ng OFW ganyan na ginagawa. Normal na sa amin yan. O kahit sa, ano, kahit na hindi OFW. O mas pinapriority nila ang local o kesa sa amin. Kasi sabi nila, sa kanila mabilis. Kasi sila yung mga nagtrabaho dito sa atin. Diba? Mga trabaho sa mga pabrika, naging ano, ganon. Mas kanila daw mabilis. Eh, paano naman kami? Kami mabilis yung magbayad eh. Diba? Hanggang ngayon, umaasa pa rin kami. Hanggang ngayon, ito pa rin. Ang na-expect namin na papabilis ang transaction, lalong bumagal. Nakakalungkot. Binuma, papilang binigay sa akin, kala ko check-in na. Visit.
Ganun din sa pag-ibig, ah. Parang ayaw kang, ayaw magbigay, parang ganun nangyayari. Sabi ko, bakit? Nakalalong bumagal, eh. Napakawalang, kumbaga, walang justice. Di dapat mas mabilis ang OFW kasi, sino bang tumulong? Di ba OFW? Oh. Magkalo kami nahirapan. Lalong pinabagal yung system namin. Maghihintay pa rin ng tawag ng ano, email. Kailan? My God. Hanggang na buwan na. O next month, 7 buwan. Asan na yon? Nasaan na yung upgrade system ng ano, ng SSS? Nasaan? Kasi sa pag-ibig, ganun din eh. Naloka ako kasi dati, kahit pag-ibig, gulo na ako dyan eh. Ang bilis lang yan eh. Oo, pabilisan nga, tuntua kayo. Ang bilis sa, ano, sa pag-ibig. Ang bilis magbigay ng ano, magbigay ng cheque. Sa linggo lang, meron na. Pabilisan talaga sila. Isa naman, sa pag-ibig naman, sa SS naman, pero linggo, meron na, laman yung ano mo, ATM mo. Ngayon, pabagalan silang dalawa. O, palupitan. Nag-uusap sila. Ganon. Kaya, nakakalungkot. Anyway, sana hinihiling ko ng kung sino makapanood itong aking vlog. Tulungan ako mga baguhang vloggers o creator na sana makarating po to sa kay PBBM na pabilisin ng system ng SSS daw. Pabilisin daw. Daw. Hindi patulugin. Ganun din sa pag-ibig. Sabihin lang, hindi ka magbibigay kasi ano, wala ka ng trabaho. Ganun. Diba? Sa pag-ibig, hindi ako magbibigay sa iyo kasi wala ka ng trabaho. Tapos, ganun gagawin ko. Direct to the point. Oh, sa SSS. Kailangan, ayaw ka, hindi ka nang bibigyan kasi ano, wala ka na rin trabaho. Paano may puno namin na ipinondo doon sa inyo? Oh. Para sa mahihirap daw yan, nasaan? Kami ang nahihirap palagi, alam gusto nila, yun maraming nakapila kunyari. Huh? Pero pa pas, ang IT system pa, hindot. Mga baka lang anong yan. Hinihiling ko na sa mga bagong vloggers o mga vloggers na matagal na o mga mataas na vloggers, sana po maging content nyo, na, sana po para iparating po kay PBBM ang mga government natin na napakabagal pa, sing bagal ng ano, ng pagongong kumilos, lalo na sabi mga OFW na halos kailangan na namin, no? Sana ipapriority yung OFW kasi hindi ako kukuha ng pera kung hindi kailangan, di ba? Oh, paano kayo makakakilos niyan? Paano maka move on ulit, maka ano agad ng panibago? O ang hinihintay namin eh, bukas mga kung paghintay namin mga pondo eh, next year pa magbibigay. Diba? Diba? Ganon kalungkot. Anyway po, maraming salamat sa inyo, sa aking pakikinig, sa inyong pakikinig. At, tinapos niyo po ang aking litanya. At tulungan niyo po ako na makarating kay PBBM na ating mga inanakit na ang ating government system ay napakabagal po. Tulungan niyo po ako na magwari po lang ng content tungkol sa kabagalan ng ating government na sila lang ang mga maligaya. Sila lang bili ng mga sasakyan, mga wealth and ano nila ay matataas. Yung mga katulad namin, mga poor, naghihintay na although meron naman kami pinondo, naghihintay pa kami ng kaparanggot na tulong.
Kailangan pa ba namin yun? Kailangan pa ba baliwalain kami? Okay, maraming salamat po. See you again sa susunod nating content. Bye!